Yan mga guys, tanim ko na kamatis. Ayan, malapit na siyang mamunga. Ayan. Ito, may bulaklak na siya dyan. Ayan. Mga guys, may bulaklak na siya. Malapit na siyang mamunga. Yan guys, yung kamuti ko. Gumagapang na siya. Nilagyan ko siya ng gapangan guys. Kasi pag ang dito siya sa baga guys, kinakain siya ng pato. Ayun, ang gagawin ko, artificial. Dapat nasa taas siya. Kasi yung kamuti guys is, pwede naman siyang sa baba, pwede sa taas. Nilagyan ko siya ng gapangan. Yung gapangan niya pala guys is yung mga to. Kita niyo itong kulay orange na yan. Yun yung mga tali ng tiles. Yan. Nirecycle na naman natin para hindi lang siya magiging basura. Magiging kapakipakinabang pa. Yan. Pwede niyo rin gawin to sa inyong mga bahay. Yung mga inaakala natin mga patapon na bagay, pwede natin siyang i-recycle. Turn into useful materials. Yan. Yan yung mga gabi ko mga guys. Yan. Pwede na naman tayong gumawa ng Bicol Express. Maanghang. Ayan. Ayan si Bakit Bakit. Si Pag. Hi ka naman dyan sa vlog ko. Ngayon punta tayo doon sa Pitsay sa bubong ng bahay. Tingnan natin yung update kung malalaki na ba sila. Let's go! Ito naman yung alaga kong dalawang pusa. Pitas! Pitas! Tayo mga guys. Tayo mga dami. Yeah. One step, two step, three step, four step, five step. Yan na siya mga guys, malalaki na yung pitsa sa bubong ng bahay natin. Na gulong ng sasakyan. Yung mga naglumaan ko ng gulong ng sasakyan. Nilagyan ko pala siya guys ng black earth ang ginamit ko dyan. And then doon sa ibaba, sa ilalim ng gulong is nilagyan ko siya ng sako. Tapos nilagyan ko ng lupa. Tapos tinanim ko siya ng pitsay na. Yan. Yan na siya mga guys. Oh. Malalaki na siya. Yan yung gulong ng pagsiro yan mga guys. Magagamit natin yung mga patapon na bagay sa bahay natin. Yun naman yung planggana na basag yung pit niya. Lagyan ng lupa ng black earth tapos nilagay natin dito sa tuktok ng bahay. At least hindi na natin bibilihin sa palengke yung mga gulay. Yan, kung magdisigang tayo mga guys. Yan naman guys yung dating kulungan ng aso ko, yung maliliit pa sila. Na malalaki na sila, tumatakas na. Ginawa ko na lang siyang taniman ng pitsay. Kung mapapansin nyo is may plywood siya paikot para hindi lang mahulog yung bagong panganak na aso. Ngayon, ginawa ko siyang taniman ng pitsay. Meron pa doon. Paso. Dahil yung mga paso na maliliit guys, andun. Andun siya. Magdilig muna tayo mga guys kasi medyo umambon pero hindi naman lumakas. Kaya kailangan kasi ng pitsay is palagi siyang basa para madali siyang lumaki. Let's go! Magdidilig tayo guys na pitsay. Oy, mamaya pag ah.
Ang hirap mga guys, magagayat ng tubig. Ang gawin niya sa mga. Tapos na yung pag didilig natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hektar yung pitsay guys. Yan, masusupply ito ang buong Pilipinas guys. Para tayo be careful. Be careful with my heart. Cool. Kaba-kaba my heart mga guys. Baka mahulog tayo. Yan. Kasi ang tarik parang Mount Apo guys. Step no. Anong ginagawa step, mo? No. Kuro ko ilo ko. Yun yung pitsay sa bubong ng bahay. Nakakabuhay. Yan. Napaka-sustansya yan mga guys kasi green leafy vegetable siya guys. Kailangan niya kasi yung direct sunlight para makapag-produce siya ng photosynthesis. Do you know the photosynthesis? Photosynthesis is the process of manufacturing among green plant. English yun mga guys. Bye-bye. See you in the next video. Makoy Speak TV. Blah, blah, blah.